Hello, 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 hello guys. Welcome to our channel. At ngayong araw na ito guys, ay meron na naman tayong topic at pwede ko kayong bigyan ng mga tips, yan, konting kaulaman. Pero bago natin umpisahan mga idol, gusto ko lamang pong humingi ng favor sa inyo. Huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel at pindutin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron tayong mga new upload videos. Ayan. As you can see, medyo hirap na hirap ako guys kasi nga hindi ko dala yung aking ring light na pang patungan ng aking cellphone. So anyway, that's not our topic. Ayan, sa mga bago pa lang po sa ating channel, ayan, dalawa po aking channel, baka gusto nyo pong i-subscribe, ang isa pa ang Lonely Sniper 16. Alright, sa mga hindi pa naka-follow sa Facebook page ko, paki-follow na rin, Lonely Sniper 16. Alright, thank you in advance, ayan. At syempre, maglalambing na rin ako mga pare ko. Ayan, huwag mag-skip ng ads. I-skip ng ads. Huwag yung skip ha, mga lods. Huwag yung skip. Ayan, pangkape. Anyway, let's start our topic for today, guys. Ayan, kasi marami ang nagtatanong sa akin, mga idol. Ayan, kung ano nga ba daw yung gagawin nila. Ano nga ba daw yung gagawin nila? Kasi lalo-lalo na yung may mga nasa 40s, 50s ganyan. Syempre, hindi naman forget medyo may edad na tayo ay wala na, hindi na nabubuhay. Eh alam niyo ba na sa mga ganung edad, lalo-lalo na sa mga pare ko natin ay talaga namang very still kicking. Ayan. Still kicking and alive na alive talaga. Ayan. At yan ay aking napatunayan. Siyempre ako ay may edad na rin. So, kailangan natin yan sa araw-araw. Kasi alam nyo ba, yan yung pinaka-the-best na exercise. Lalo-lalo na sa mga katulad kong medyo may edad na. Ayan. Sa mga bata-bata, okay lang yun. Kahit once a week, twice a week, okay lang yun. Pero, aminin mo pari ko, ikaw ay nasa 20, 25, 26, 27, na malamang araw-araw yan, charot. Any congratulations. Alright, so may nag-request sa atin, idol, mga pari ko at mga mari ko, na ano nga ba daw ang kanilang gagawin para si Buningning ay ang tawag dito, para si Buningning daw ay mapanatiling basa or alam mo yon yung medyo wet, ganon. So kasi base sa aking experience, totoo yun, hindi na siya ganoon kadati. Hindi na siya ganoon dati. Kasi dati may ano talaga siya, very very, pag konting kibot lang, ayan, lalong-lalo na kapag nahawakan na si Buningning ay talaga namang wet na siya. Hindi na siya mapakali. Kumbaga, talagang dere-derecho yung nararamdaman niyang kilig. Kumbaga, alam mo yung parang teenager. Ganun. Ngayon kasi, kahit na anong gawin ni Pari Koy, ay medyo hindi pa rin nakukuha ni Buningning na yung mabasa. Oo, totoo yun. Ewan ko lang sa ibang mga kasing edad ko kung very energetic pa rin sila at si Buningning ay kapag medyo nakibot ng ganun ay nagbasa na siya, di ba? Ako kasi hindi talaga. Ayan. Pero hindi naman palagi mga pari ko. Yeah, ayan, inuulit ko, hindi palagi na ganun yung nararamdaman ko. Syempre, may mga time din naman na tag-L tayo. May mga time na wala tayo sa mood, may mga time na L na L tayo. Minsan ako yung mag-aaya na kumain at magpakain, ganyan, yung sarap. Siyempre, masarap yun, di ba? Ayan, so, ang pinapagawa ko lang, idol, ayan, makinig sa nag-request nito. Alam kong pinapanood mo naman lahat ng videos ko, gaya ng sinabi mo, na lahat daw ng videos ko yung pinapanood niya. So, maybe, na-vlog ko na rin to, actually, siguro nakaligtaan mo lang. Kadalasan na pinapagawa ko sa aking
jowa ay kapag na nangyayari yung mga ganyan, yung gaya ng reklamo mo, reklamo talaga eh, gaya ng request mo na ano, i-vlog natin ngayon ay ang tawag dito, si Buningning at si Haring Solomon ay medyo talagang ano, pinagdidikit ko muna yan at medyo ginigising-gising ko si Miel. Oo, yun, ginigising-gising ko siya, pare ko. Ay, alam mo yung si Haring Solomon, medyo idikit-dikit mo kay Buningning doon sa may Miel. Oo, yun, para medyo kumbaga, parang may kilig, kumbaga, parang binata at dalaga, kumbaga ay pag unang-unang nagkatagpo, nagkataon-nagkatagpo yun. Kapag nag-meet, diba, magkadaupang palad pa lang sila ay medyo may kilig na, ay may spark, kumbaga. Ganun ang isa sa ginagawa ko, idol. Kapag alam ko na talagang kahit na anong gawin ni Pari Koy ay wala talaga, hindi talaga nagigising. May mga time na ganun talaga, lalong-lalo na kapag ako ay pagod or bad trip, may mga ganyan. May mga ganung pagkakataon, pag bad trip ako, wala ako sa mood, pagod or stress, ganyan. Kahit na anong gawin o ni Pari Koy ay wala talaga. So, dahil nahihiya naman na si Buningning kay Haring Solomon, ang ginagawa ni Buningning ay medyo ang tawag dito, idinidikit natin si Buningning doon kay Haring Solomon para medyo magising, kumbaga, magigising siya, kumbaga. So, yun ang isang paraan para medyo mabasa, kumbaga, si Buningning, hindi siya tuyo. Yun. Isang paraan pa, idol, ay yung medyo si Haring Solomon ay medyo idampi mo doon sa, ang tawag dito, sa may kuweba, kumbaga, sa kuweba. Papuntahin mo siya doon, tapos medyo pagulungin mo siya, kumbaga, pagulungin mo siya doon kay Buningning. Yan. Yun yung isa pang ginagawa natin, idol, ano? So, yung mga tips na sinasabi ko, idol, it's up to you kung pwede, kung gagawin mo or hindi. Ito ay tulong ko lamang sa iyo para hindi ka naman na nahirapan. At saka alam ko makakatulong yan sa iyo at saka kay Maricoy. Kasi siguro si Maricoy hindi rin siya aware sa mga ganyan. Kasi marami namang mga Maricoy natin na hindi masyadong mahilig manood ng mga open-minded vlogs katulad nito. So, hopefully makatulong. At isa pang tip, idol, ay para hindi matuyo si Maricoy ay si Buningning ay kailangan mong lapatan kaunti ng iyong yan. Kung nakita mo yung pinakita ko sa iyo, yon, lapatan mo siya niyan para medyo mabasa. Oo, yan lang naman. Tsaka syempre kung makakatagal ka, tagalan mo para hanggang sa antayin mo na hilain ka ni Maricoy na at sabihin sa'yo na, oh, halika na, tama na ang pagkain dyan. Ayan, nababagot na si Haring Solomon at saka si Buningning. Ayan, ipag-meet mo na sila para tayo ay magpasko na. O yun, yun lang yung mga alam kong tips, Pari Koy. Sana nakatulong ako kasi yan din ang ginagawa ko at yan, yung Pari Koy at yung Maricoy mo. So, hopefully makatulong sa'yo. And once again, maraming salamat sa iyong laging panonood at pagsuporta ng aking mga vlogs. Ayan, more blessings po at saka pagpatuloy po ang pag-request ng mga videos natin na mga gusto nyong i-vlog natin para makatulong tayo sa mga baguhan at kahit sa mga datihan na may mga alam at medyo naghahanap pa ng at matuto, kumbaga, na mga tips or mga moves na mga ganyan. So, inuulit ko mga Pari Koy, yan, be open po kayo sa iyong mga partner, kay Maricoy at kay Pari Koy. Open po kayo sa isa't isa para talagang ma-feel nyo at maramdaman nyo yung sarap na gusto nyong malasap. Ayan, so once again, please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron tayong mga new upload videos. I love you all, guys! Mwah!